siyang hinangad, kundi ang maiangat ang kabuhayan ng kanyang mga kapatid at magulang. Ang pangarap niyang ito ang magtutulak sa kanya sa mundo ng pag-aartista. Nakilala natin siya sa mga pelikulang nagtatampok sa kanyang maalindog na pangangatawan. Sa paglaon, ipinamalas din niya ang kanyang talento sa pag-awit. Ngunit hindi maikakailang pagpapaseksi ang naging daan upang siya'y magkapangalan. Mga kaibigan, ito po ang kwento ng buhay ni Genesis Canlapan, na mas kilala natin sa pangalang Patricia Javier. Oh, Jean. Kulang yata ang mga bata. Ah. Asan si Genesis? Napagalitan ko eh. Eh, paano kasi kanina? Ang ingay-ingay. Biglang kakanta, tapos sasayaw, tapos biglang magdadrama, iiyak. Eh, nagkataon sakit ng ulo ko, nasigawan ko. Alam mo naman yun ang hilig ng bata eh. Gustong mag-artista, sana hinayaan mo na lang. Bihira ka naman. Ngayon pa hinayaang umalis eh, madilim na. Oh. Naku, uulan pa yata. Hoy, hanapin mo na oh. Sige. Jen! Genesis! Anak! Anak, asan ka na? Anak! Genesis! Oh, anak naman. Napagalitan ka lang ng nanay mo eh. Nagtatampo ka na. Oh, ano ginagawa mo rito? Halika na. Paparating na ang bagyo. Halika na. Oh, boy. Warat na warat yung dingding, ah. Ayam yan. Aayusin ko yan at mahalaga, nakatayo pa rin ang bahay natin. Ha? Kala ko, tay, lili pa rin na tayo kagabi kasama ng kubo, eh. Di ba okay yun? Anak, di ba merong flying carpet? Di yung sa atin naman, flying bahay kubo. Di ba kakaiba yun? Ay, nako. Diba yan? Ang laking trabaho nito. Diyos ko, ang laki ng butas, oh. Baka kung anong hayop ang pumasok dyan, anong gagawin natin dito? Hindi problema yan. Manood ka, manood ka. Ako, bahala dyan. Ito, ha? Yan. Di, okay na. Mamaya, konting martilyo lang dyan. Papako ko yan. Di, permanente na uli. Ay, nako. Wala kang bilib sa akin, eh. Ang galing talaga ng tatay. Eh, siyempre, magaling talaga tatay mo, ha? Ay, nako. Oh. Ano naman ang drama mo dyan? Ikaw talaga lahat na lang dinadaan mo sa biro. Hirap na nga tayo. Jean. Kahit na mag-iiyak tayo, wala rin mangyayari. Saka isa pa, yun lang ang kayamanan natin. Yung maging matatag, masaya sa kabila ng problema. Eh, kailangan maging matatag tayo. Alang-alang sa ating mga anak. Jen, tingnan mo. Gusto mo bang makita ka ng mga anak mo na nawawala ng pag-asa? Kailangan magpakatatag tayo. Kaya natin to, Jen. Ha? Ah, sige na. Punta kay Aling Nene, manghiram ka ng martilyo ron. Ah, Jin. Ngiti naman dyan, oh. Mas maganda ka pag nakangiti, eh. Sige na! He, salat man sa karangyaan ang kanilang buhay, sagana naman si Patricia sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit, unti-unti ring mamumulat si Patricia sa kanilang kaharapan nang magsimula na siyang mag-aral. Ma, pasok ka na? Opo, Nay. Uwi ka kaagad, ha? Opo.
araw-araw. Malayo at maputik ang daang nilalakbay ni Patricia papunta at pauwi sa eskwelahang pinapasukan niya. Barbie doll nyo, itago nyo muna yan sa bag nyo. Oo, oh, ma'am. Okay, let's continue. H is for? Ha! I is for? Ice cream. J is for? John. K is for? Genesis, ano yung ulam mo? Ah, talong at saka kamatis. Talong? Uy, tingnan nyo, si Genesis, ulam niya, talong at saka kamatis! Ano yan? Bakit ganyan ang baon mo? Bakit gulay? Kasi taong bundok yan. Taong bundok! Ay, bakit lahat ng mga kaklase ko sa eskwela magaganda ang gamit at masasarap ang baon? Bakit, Nak? Ayaw mo ba yung pinapabaon namin sa'yo? Diba mahilig ka naman sa gulay? Opo, pero po nilaloko nila ako eh. Sabi nila, taong gubat daw ako. Ako, anak. Huwag mong pansinin yung mga yon. Naiingit lang yung sa'yo. Kasi ang ulam mo, ang baon mo ay gulay. Di ba yung gulay, masustansya yun, maganda sa katawan, di ba? Huwag mo pansinin yun. Ito, kumain ka ng gulay, oh. Ayan, oh. Maganda sa katawan yan. Sige, gulay na. Tay? Ano naman yun? Pwede niyo po ba akong ibili ng Barbie dahil sa birthday ko? Nga pa yung birthday mo na, no? Eh, Barbie doll? Barbie doll, yun lang pala yun eh. Boy, huwag ka namang mangangako sa anak mo ng isang bagay na hindi mo naman kayang ibigay. Anak, pasensya ka na. Wala talagang pera ang tatay eh. Pero, hayaan mo, pag nagkaroon ako ng pera, ibibili kita kaagad ng Barbie doll. At kayo lahat magkakapatid, ibibili ko ng laruan. Ha? Saka, alam mo yung mga nanlolo ako sa'yo, huwag mong papansinin yun. Ang dapat mong gawin, pag-aral ka mabuti, at ituloy mo yung mga pangarap mo, at sigurado ko balang araw, matutupad lahat yon. Tandaan mo yan. Opo. Diba? Sabi mo nga, anong gusto mo maging paglaki mo? Maging artista po.
Ayun, magiging artista at sisikat ka talaga, anak. Ha? Hanggang sa paglaki ni Patricia, walang nagbago sa sitwasyon ng kanilang buhay. Genesis, can you please read page 27? Our languages give shape and meaning to our whole outlook. Ano ba naman yung Genesis? Kung ano yung laki ng dibdib mo yun, nilit ang utak mo. Quiet! Mr. Malabunga! Another word from you, palalabasin na kita ng kwartong ito. Continue, please. To express all that we want to express by promoting being proud of our languages. Sa pagdadalaga ni Patricia, naging tampulan ng tukso ang malaking hinaharap niya. Chin, pwede patigilan mo na ako? Hirap na nga tayo. Nakukuha mo pa mga babae. Mahiya ka naman sa mga anak mo! Tama na sabi. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Tama na. Talagang tama na. Dahil pag hindi ka tumigil, buti pa lumayas ka na. Sige, kung yan ang gusto mo, lalayas ako. Pero tama na. Dahil baka marinig ka ng mga bata. Bahala ka sa buhay mo! Tay? Oh. Anak, kanina ka pa ba dyan? Hindi ako, kararating ko lang po. Tay, tugtog ka naman, oh. Kanta tayo. Sige. Huwag damdamin ang kasawi. Inuutang lang ni Patricia ang pangmatrikula at pati pambili ng projects na ginagamit niya sa pag-aaral. Genesis, pang ilang beses mo na ito, ha? Eh, ma'am, talaga pong wala pa po kasi kami talagang pambili ng projects, eh. Tsaka, nahihiya na rin po ako sa inyo. Okay, sige. Papayagan kita ngayon, ha? Pero sa susunod, siguraduhin mong maipapasa mo yung lahat ng mga projects mo. Abay, nagre-reklamo ng lahat ng mga teachers mo, ah. Oh, sige. Dalhin mo to sa mga teachers mo. Ipakita mo yung sulat ko. Salamat po, ma'am. Hey, Jen. Kain na.
Bakit ganyan yung mga mukha nyo? Nasaan yung tatay? Masyado. Nasaan po siya nagpunta? Wala na ang tatay mo. Nilayasan na tayo. Tay! Malaking dagok kina Patricia ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. At dahil mahirap ang buhay sa kabunduhan, napilitan silang bumaba sa Kapatagan at makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit taliwa sa kanilang inaasahan, mas lalo silang nalugmok sa kahirapan. Pasensya na ha. Kailangan na talaga namin yung kwarto eh. Huwag kang mag-alala, naintindihan naman namin eh. Kami nga ang dapat humingi ng pasensya at ang tagal namin nakitira dito sa inyo. Wala yun. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit, ha? Salamat po. Sige, salamat, ha? Okay. Iingat kayo, ha? Eh, Nay, saan po tayo titira ngayon? Dito na muna tayo, mga anak, ha? Nay, nakasya ba po tayo dito? Ang late-late na, ang baho-baho pa po. Ay, naku, kuya. Alam mo, ikaw lang yung mabaho kasi hindi ka pa naliligo, no? Ayaw mo nun. Maliit lang to. Eh, di pag natulog tayo, tabi-tabi tayong lahat, di ba? Sige na, no? Maligo na kayo doon, no? At saka kumuha kayo ng tubig para kalilis na rin. Para lang may maipakain sa kanyang mga anak. Namasukan bilang helper sa opisina ang nanay ni Patricia. Ayan. Eh, Nay, nasa na yung table mo? Wala. Ha? Basta dito lang muna tayo. O, Jean, pwede kuha nga yung papeles sa lamesok at bigay mo kay Miss Santos. Yan na ba ang anak mo? Opo. Maganda, ha? Salamat. Jean, pakiserox naman to. 2 copies lang. Sige. Sandali lang. Yan ay. Jean? Po. Pagkita lang ay mga recommendations ko sa finance. Po, sandali lang po. Hindi, no? Ma'am, ito na yung galing kay Mr. Fabella. Dalawang juice, dalawang ham sandwich. Sige. Dean, nandun naman na may mga papeles kay Mr. Vicencio. Opo. O, pagkatapos ito, isirox mo yung mga iba pang papeles, ha? Ilang kopya, ho? Jean! Jean, nahanap mo na ba yung fire sa doctor, ho? Oo, ma... Isinig ko pa yun. Oo, hanapin ko ngayon. Ay, invitation sa tribun yun, ho, ni Miss Aleta. Naibigay ko na, ho. Okay. Jean, pakipollow up yung demo kay Mr. Aquino. Opo. Jean, pakihulungan ang letter ko para kay Mrs. Aleta. At saka sabi nga pala niya, pagka-break daw, pedicure mo siya. Opo. Jean, pag-break time, punta mo si Mrs. Bungkalan para i-manicure. Eh, pagkatapos naman po ni Mrs. Aleta. Jean, yung papakiya si Mr. Contrano Peru, sabi mo.
pa si nanay. Oo, oh, aga niyo naman kumain. Ito na po kasi kami, ate. Kaya po, tayo. Oh, kumuha kayong ulam. Ito. Ay, naku, meron kami pasalubong sa inyo. Wow. Wow, sardinas! Kuya, buksan mo na! Pagod ka ba? Opo, Nay. Alam mo kanina, tinitingnan lang kita. Hilo-hilo na ako eh. Ikaw, hindi ka po ba napagod? Wala akong karapatang mapagod. Nay, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Tutulungan ko po kayo. Lahat po gagawin ko para sa ating lahat. Masarap natin mo lang. Wow, sarap mo na yan. Nay, may ano po, Nay? Ng kanilang kahirapan, naisip ni Patricia na gamitin ang kanyang magandang mukha at katawan para kumita ng pera. Nagsimula siyang sumali sa lahat ng beauty contest na kanyang mababalitaan. Tila maswerte naman si Patricia dahil madalas nananalo siya sa mga paliksahang ito. Ano yan? Eting gown! Yan yung susuot mo sa beauty contest! Eh, ang nipis-nipis naman ito. At saka, alam mo, lalo lang akong tutuksuhin ito eh. Tingnan mo. Eh, ano ba nakakahiya doon? Dahil diyan ka mananalo at diyan ka mapapansin. Kaya pangalandakan mo yan. Nako, yung mga taong yon, mga inkitera lang yon. Oh, ako nga lang, may ganyang klaseng dibdib. Ay, dahay. Sumali na ako sa Miss Universe. Kaya, dahil, sige na. Sukat mo na yan. Sukat mo, bibis! Kaloka. Winner ka, kapatid! Ang ganda-ganda mo, panalo-panalo ka! Nasaan ang corona? Ito. Suwat mo to, ha? Idagdag mo yan. Nakakaloka ka talaga, kapatid. Nalandala mo buong mundo. Huwag masyado mabigatan, ha? O, sige. Ikot. Nakakaloka. Ba't ako napapaikot? Ang winner mo. Naku, iwi-win corona. Kaya mo to. Matuwa ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Nay, nanalo po ako! Opo, Nay. Ang galing ni Jin sumagot ng questions. At ang galing pa po ni ate mag-model ng mga damit. Ako, taga mga kapatid ko. Pero ngayon, meron pa ako yung bilis niyo. Kuya, kanya. Nay, ito po ang para sa inyo. Ano to? Panggastos po natin. Huwag na. Sa'yo na lang yan. Baka kailangan mo. Nay, sige na po, kunin niyo na po yan. Huwag po kayo mag-alala. Kasi po next week, meron na naman pong beauty pageant dyan sa kabilang barangay. Isasali ako ulit. Diba? At saka, Nay, pala, mag-audition po ako sa isang araw. Audition saan? Opo, sa That's Entertainment po. Yung kay Kuya Germs. That's Entertainment? Mag-aartista ka? Opo. Nay, pagdasal niyo po ako, ha? Aba, pag nunubena ko pa yan. Nay, maging artista na si ate, ha? Sa kasamaang palad, lima lang ang pumasa sa batch nyo. Pero sabi nga ni Kuya Germs, pagsubok lang to, hindi dapat masiraan ang mga loob nyo. Mahirap talagang pumasok sa showbiz. Okay, ganito. Yung mga tatawagin ko, yung mga pumasa, tapos tumayo. Number one, Joy Tolentino. Maganda siya. Angelito Lauzon. Romel Paitan. Boyet Gonzalez. At si Genesis Canlapan.
Congratulations! Okay, yung limang natanggap, ha, bumalik dito bukas sa Broadway ng 9 o'clock a.m. Okay? Thank you. Congratulations. Thank you. Sisikat ka talaga. Sisikat ka. Maraming salamat po. Mapalad na makakapasok si Patricia sa That's Entertainment. At dito magsisimula ang kanyang buhay showbiz. Ngunit, tila hindi pa rito magtatapos ang kanilang paghihirap. Jen? Ay. Ano po? Ba't mayong kalan? Ako, hindi ka ba? Inulan? Ay. Ba't ka inumaga? Nag-aalala ako sa'yo ah. Eh, nahingi lang po natapos kasi yung taping eh. Magdamag eh. Oh, kumusta naman? Nay, ito lang po yung bayad sa akin. Kasi extra lang ako eh. Oh, nilalang mo ito. 500 to ah. Konting tiyaga pa, anak. Ba, malay mo, sa susunod. May papel ka na. Ay, sana nga po sumikat po ako. Nagsisikat ka. Ay, ano mo pala, Nay? Meron pong kumausap sa aking talent coordinator. Sabi po niya, sa next taping po, eh, may dialogue na daw po ako. At saka, Nay, alam mo, pag gano'n, mas mataas yung bayad dun eh. Tapos makikita mo na po ako sa camera. Excited po ako. Oh, nakita mo na. Umpisa pa lang yan. Sige, pahinga ka na. Thank makabawi po. Ka naman. Sige, Nay. Pahinga ka na. Pagkagising mo, paghahanda kita na makakain. Opo. Excuse me, saan po ba yung shooting? Dito, bakit? Kasi sarin ako sa talent eh. Ah, ganun ba? Naku, late ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Direk. Direk, isa sa mga talent mo ngayon lang dumating. Ay, Direk, pasensya na po kayo ha. Kasi po, wala po akong masakyan. Lakas po kasi nung ulan sa labas eh. Ano ba yan? Kaya bago-bago mo na, late ka na. Buti na lang, malamig ang ulo ko ngayon. Late ka na nga, minapabati mo sa akin. Wala ba dyang kiss? Oo, oh, kiss daw. Oo, oh, napalitan mo na. Halik na. Halik! Yan! Oo, oh, marunong ako ba magtimpla ng kape? Oo. Oh. Sige, magtimpla mo ako ng kape. Doon, oh. Joy! Evening, Rek! Evening, Rek! Joy, yung ilaw niya nga, tama niya sa bubong. Sumunod ka na, hindi puro anim ka. Doon, oh, Doy. Ano yung utsen, ha? Patingin niya. Ito po yung kape niyo, oh. Siya po yung direct. Kape ko to? Salamat. Joy, ano ba? Okay, direct. Okay, tapos hindi naman. Kahit na gaano mang kahamak ang pag-extra sa pelikula, tiniis lang ito ni Patricia sa pag-asang darating din ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Anak, oh, inamin mo to. Para naman lumuwag yung dibdib mo. Dahan-dahan na kasi medyo mainit pa. Oo, oh, oo. Oh.
Nak, bakit malungkot ka? Ano, Nay? Sabi ko, bakit parang wala ka sa sarili mo? Ika masyado kang napapagod dyan sa pagtatalent mong yan. Hindi po, Nay. Medyo napagod lang po kanina. Pero alam niyo po, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko eh. Alam niyo, Nay, mas marami nga ako ngayon nilalabasan eh. At saka, may offer pa po sa akin ngayon. Tsaka sa tingin ko, mas malaki po yung bayad. Buti naman. Oh, ano naman daw ang gagawin mo? Nay, hindi ko po alam eh. Pero sa tingin ko, mas maganda po yung ngayon. Sana naman, Nak, para mapagamot natin yung kapatid mo. Grabe na ubo eh. Sabi ng doktor, pag hindi raw natin naagapan, baka raw lumala pa yung sakit niya. Ay, huwag po kayong mag-alala. Kung bahala. Arnie, yung ilaw mo, okay na ba yan? Okay na po, Direk. Michael, Ojo, baka sumabit ka na naman. Palagi ka sumasabit sa akin, ha? Okay na po, Direk. Oh, Pesto. Genesis, Pesto na. Oh, eh, ba't nakaganyan ka? Barin mo yan. Direk, sabi niyo po rehearsal pa lang naman po, di ba? So, mamaya na po lang po pag nag-take na. Eh, pambihira ka naman. Dito sa pelikula, ginagawa na kahit rehearsal pa. Tanggalin mo yan. Kung ayaw mo, papalitan kita. Kaya kong gawin sa'yo yon. Ah, hindi, Direk. Tatanggalin ko na po. Tatanggalin mo. Yung bagal-bagal mo. Ito na po, Direk. O, rehearsal tayo. Mike! Okay, Direk. Ready? Action! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay, ah. Halika. Samahan mo ako dito. Landian mo naman! Para kang tuod! Akitin mo yung camera! Opo. Isa pa tayo! Balik, Mike! Yes! Bagal-bagal mo. Ayaw mo kasi magpakayat. Isa pa! Opo. Action! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay, ah. Handa si Patricia na gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kaya't nang may mag-alok sa kanya na magpa-sexy sa harap ng kamera, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ano man ang sabihin ng iba, pumayag na rin si Patricia na gawing puhunan ang kanyang katawan. Genesis, loosen up, ha? Sexy pose ito. Kailangan ayusin mo, ha? Huwag mo nang opo, okay? Gawin mo na lang para mas makita na sa kamera. Yan, ganyan. Sige, posing ka. Yan. Okay. Very good. Yan. Okay, more pa. Come on. Sige pa, ilabas mo pa. Extend mo yung boobs mo. Come on. Yan. Very good. Mabagin yan. Dito naman. Yan. Perfect. Yeah, perfect. Huwag ka naman. Sige, tingnan ko naman. Good. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Sumusunod ka. Very good. More. Yan. Sa mundo ng showbiz din, makikilala ni Patricia ang lalaking bibihag sa kanyang puso. Ang gwapo, no? Amoy yata yan, eh. Ay, nako, kayo dyan. Tigilan niyo na nga yung mga ilusyon niyo. Alam mo, mukhang sosyal yan, no? At saka mukhang Inglesero. Alam niyo, ha? Mauubusan lang tayo ng English dyan. Tumitingin. Eh, paano hindi titingin? Tingin kayo ng tingin. Pwede ba? Tama na. Uy, nakatitig pa rin. Mukhang nakahalata nga. Ikaw, tumigil ka na dyan, ha? Ay, nako, alam mo yung mga ganyang klaseng lalaki. Eh, naghahanap lang yan ng mga flavor of the month na girlfriend. Kaya huwag kayong patos sa mga ganyan. Ano po? Ito nga to. Huwag nga
Bakit masyadong kiligin, no? May parting na siya. Ayun, 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 ayun. Kasi naman eh, kasi tingin kayo ng tingin eh. Ako, naiya tuloy ako. Hello. Hi. Excuse me, girls. Do you mind if I join you? We can join the class. Sure. All right. Have thanks. A seat. Thanks. Thanks. I'm Mark, by the way. Hi. 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 I'm Jen. Nice to meet you, Jen. Nice to meet you. Makilala si Mark. Tila nagkaroon ng panibagong sigla ang buhay ni Patricia. Sa loob lamang ng sandaling panahon, nahulog agad ang loob ng dalaga sa binatang manliligaw niya. Bagay na ipinag-alala rin ng ina ni Patricia. Okay na ba ako? Okay lang ba itong suot ko? Oo, okay na. Okay. Ayos na po ako, Nay. Sige, uwi ka agad, ha? Sige, huwag ka lang mong babae, no? Hindi! Nay, dami si ate yung gando. Ako ito talaga, pinola mo pa ako? Ba, iba ang dating ng anak ko ngayon na mukhang nailakad. Nay, ipapasyal ko lang po yung kaibigan ko. Sigurado ka, friend lang? Opo, kaibigan ko lang po. Okay po ba yung suot ko? Ganda! Ay, Nay, sabi nandiyan na po yata. Hi. Hi! Hi, come in. By the way, this is my mom, Jean, and this is Mark, my friend. Hi, ma'am. Nice and also my brother, Jacob. Hey, what's up? Hey. Ma'am, would it be okay if Genesis were to show me around today? Sige. Pwede, pwede. Thank you. O sige, Nay. Mauna na po kami. Uy, ay ka mabuti, ah. Nay, thank you. Bye. Bye. Ingat, ha? Opo. Nice meeting you. I didn't know the Philippines could be so beautiful. Thank you for being my tourist guide. See you tomorrow, okay? Okay. Take care. You too. I'm out.
Alam mo, nag-aalala ako sa'yo. Napapansin ko kasi mula nang nakilala mo si Mark, parang wala ka ng interest sa ibang bagay. Hindi naman, Nay. Nababalansi ko naman yung mga ginagawa ko eh. Sa trabaho ko, sa inyo, tsaka kay Mark. Nay, mahal na mahal ko po siya. Alam ko. Kaya lang, paano pag iniwan ka niyan? Paano na lahat ng pangarap mo? Hindi lang naman sarili ko iniisip ko eh. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Pangarap mo lang ang makakaangat sa'yo sa kahirapan. Alam ko, mahirap pigilin ang nararamdaman mo. Kaya lang sana mag-isip-isip ka. Nay, ano po bang gusto niyong gawin ko? Naalala mo nung bata ka pa, lagi mong sinasabi sa amin ng tatay mo, "Ako, paglaki ko, sisikat ako." Ayaw kong mapunta sa wala yun. Anak, ba't hindi ka sumali sa Binibining Pilipinas? Alam mo, pag sumali ka doon, pwede kang manalo. Ang daming oportunidad ang dadating sa'yo. Sa tingin nyo, pwede kaya ako doon? Subukan mo. Pag ginawa mo yon, pababayaan ko na kayong dalawa ni Mark. Talaga? Mabuhay, Pilipinas! Ako po si Genesis Canlapan, nagmula sa Luzon, Quezon. Sa kagustuhan na rin ang kanyang ina, sumali nga si Patricia sa Binibining Pilipinas Beauty Pageant. Ngunit hindi siya papalarin sa paligsahan nito. Ako nakasama dun sa top 10. Ni isang award, wala akong nakuha. Naawa ko sa nanay ko eh. Dahil lang ang taas ng expectation niya sa akin. That's okay, Jen. You still want something, right? What do you mean? Hindi mo ba ako narinig? Ni isang award nga, wala akong nakuha. Uuwi ako sa amin, ang dala ko kahihiyan. Of course not. You got me, right? I'm a six-footer trophy. You could take them anytime. Thank you. Excuse me, Miss Genesis. Yeah. Did I disturb you guys? No. By the way, I'm Jessica Rodriguez, and I'm a talent manager. I saw you kanina, and I think you have a lot of potential. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, kayang-kaya kitang pasikatin. Hindi man nanalo si Patricia sa Binibining Pilipinas, mas malaking premyo naman ang kanyang natanggap nang magpa siyang talent manager na si Jessica Rodriguez na gawin siyang isang ganap na artista. Ito na ang magiging daan upang mas makilala ng madla si Patricia. Pagkatapos ng kanyang unang pelikula, sunod-sunod na ang proyektong ginawa ni Patricia. Dahil dito, naiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya, napag-aral niya ang mga kapatid, at nakabili ng sariling bahay at sasakyan. Hey, why do you look so sad, Mark? I'm going back to Australia, Jen. Bakit? Nothing's happening with my career. I mean, don't get me wrong. I'm really happy the way that your career's going.
but I can't live like this. I have no future here. Please, try to understand. How about us? What will happen to us? All I'm gonna do is hold you back anyway. I think it's best if we just let each other go. I don't wanna let you go. Oh, no. Me too. But you know that it's the right thing to do. If you really love me, you will let go. You will stay here. Hey. Do it to me. Ganun pa man, isang pangarap ang nanatili sa isip ni Patricia. At ang pangarap na ito ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Alam mo ba kung ano talagang pangarap ko? Siyempre sis, alam ko. Ang makapag-asawa ng isang poging mayaman na mabait at mabuhay ng bongga habang buhay, di ba? Bukod pa doon, meron pa? Ano yun? Alam mo, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong kumanta. Kaya naisip ko, gusto kong maging singer. Gusto kong magkaroon ng album. Gusto kong makapag-perform sa harap ng maraming tao. Alam mo, maganda yung idea mo. Para kahit mabawasan na o mawala ng mga pelikula, marami ka pa ng shows. Tama. Kaya lang parang may problema din eh. Kasi nakilala ka na ng mga tao bilang sexy actress. Eh, yun na yung nakatatak sa isip nila. Paano natin iibahin yun? Pero alam kong may magagawa pa ako bukod doon. Yun ang gusto kong patunayan. Oo, sige. Sexy image pa rin ako, pero gusto kong kumanta. Alam mo, kung mabibigyan lang talaga ako ng pagkakataon, yung folk arts theater, kaya kong punuin yan. Naiibang ka na, no? At folk arts theater pa ang pangarap mo? Mm-mm. Seryoso ka? Mapapangako mo sa akin na mapupuno mo ang folk arts theater? Seryoso ko. Matapos makilala bilang isang matagumpay na sexy star, natupad rin ang pangarap ni Patricia na maging isang singer na magkaroon siya ng sarili niyang album. Ngunit ni sa hinagap, hindi niya inaasahang matutupad rin ang isa pa niyang pangarap. Ang makapagtanghal sa harap ng maraming tao at maipamalas sa mga ito ang kanyang talento. Oh, ba't di ka nakamapakali dyan? Kinakabahan kasi ako eh. Marami bang tao? Ay, sus naman! Ewan ko ba sa'yo? Basta ang alam ko, humingi ka sa akin ng pagkakataon at pupunuin mong folk arts theater. At ngayon na yun, pinagbigyan na kita. Na kung may album ka na, meron ka pang concert ngayon. Nasa sa'yo na yun kung paano mo tutuparin ang pangako mo sa'kin. Ang Patricia, in 10 minutes, start na po tayo. Puno ba? Tingnan mo. Salamat. Wala akong masabi sa'yo, sister, salamat. Na puno mo ang folk arts
theater. Salamat, maraming salamat sa'yo. Oh, tika-tika yung makeup mo. Hindi ito iyakan at ang boses mo. Baka mamaya manginig-inig, sister. I'm so happy for you. I'm so proud of you. Huwag kang iyak, ha? May masyado lang ako natutuwa kasi alam mo naman, ginawa ko lahat na ito para sa pamilya ko eh. Dahil mahal na mahal ko sila. Mahal na mahal din kita, anak. Tay? Jen? Tay? Salamat, tumating ka. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa... Nay, nay. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Tutulungan ko po kayo. Wala akong karapatang mapagod. Yan ang aking dalangin. Magpakailan man. At sisigat ka talaga, anak. Patricia, bakit taong bundok ang tawag sa'yo nung bata ka? Kasi po, mga 4 years old pa lang po ako. Lumipat po kami sa Antipolo. Eh, yung time po na yun, super gubat talaga siya. Tapos dun po ako lumaki. Ano yung tsura mo nung bata ka? Medyo maitim, tapos payat. You were very close to your father, eh, di ba? Opo. Paano mo na ano yun? Na-overcome? Honestly po, nasaktan ako, pero lalo po ako naging strong na tao. Mm-hmm. Dahil yung pag-alis ng tatay ko, that's the time na naisip ko kailangan kong magtrabaho. Sinubukan mo bang pagbatiin ang mga magulang mo? Hindi na po eh. Kasi nung nangyari po yun, as in biglang totally, biglang nawala po eh. Ano yun? Agad-agad natanggap mo na yung paghihiwalay? Mukha yata talagang mabigat pa. Hindi po. Kasi yung emotional reaction mo is ano, napatawad mo na ba ang father mo? Okay. Ngayon po sa totoo lang po, super happy po ako sa nangyari sa amin. Mm-hmm. Ilang masasabi ko dahil siguro kung hindi nagkahiwala yung parents ko, uh-huh, hanggang ngayon nandun pa rin ako sa Antipolo. Doon ko na lang po tinitignan yung nangyari sa pamilya ko. Mm-hmm. Pero alam mo yung... Masakit lang sa akin yung nawala yung tatay ko, parang feeling ko, parang namatayan ako, parang... Hindi sila nagkabalikan? Ay, hindi na po sila nagkabalikan. Ay, hindi nagkabalikan. Kahit financially, hindi niya po kayo masyadong sinuportahan. More on yung mga binibigay sa akin advices. Oo. Ang laki pong tulong sa akin nun. Mula doon sa taong bundok, Patricia Javier ka na ngayon. May nagbago ba? Sa itsura, sa status sa buhay, ang laki po ng pinagbago. Pero po, kung sasabihin niyo po, deep inside, yung Genesis at saka yung Patricia, pareho pa rin po. Pareho pa rin. Opo. 5 years from now, asa na si Genesis at asa na si Patricia? Siguro po, mayroon na po akong pamilya, mayroon na po akong anak. Aha. How many children do you want? Basta po, mahal na mahal ako na asawa ko, kahit ilang anak pwede. But will you be willing to give up your career? Opo naman. Willing ka na tanggalin na for the family? For the family po talaga. Uh-huh. Anong mga pag-iingat ang isinasagawa mo sa buhay mo? Para yung pagsisikap mo all these years para marating mo yan, eh wag naman mauwi sa wala. Imbis na bumili po ako ng mga signature clothes, uh-huh, or mga alahas, uh-huh,
ginagawa ko po, more on properties po. Ngayon po, meron po kami pinapatay na maliit na resort lang po para sa pamilya ko po. At least, pag nag-asawa na ako, alam ko na meron silang pagkukunan. And thank you very much sa pahintulot mo na gamitin namin ang buhay mo para maging gabay din sana at inspirasyon sa mga artistang katulad mo. Thank you very much to you. And of course, syempre, sana, ang hiling namin, mahanap po na yung si Mr. Wright. Marami rin pong salamat, Tita Mel, at saka po sa GMA at sa magpakailanman dahil para po sa akin, isa po to sa achievement ko sa buhay ko na naipalabas po tong buhay mula pagkabata ko kung sino po talaga si Patricia Javier. And gusto ko pong i-take tong opportunity na to na pasalamatan ko, syempre, yung manager ko, si Jessica Rodriguez. Yeah. And syempre, sa parents ko po na patuloy na sumusuporta sa akin, marami pong salamat. At sa mga kapatid ko, si Jacob, si Israel, si Kuya Glenn, thank you sa lahat na binibigay niyong suporta. Thank you very, very much. Marami salamat. Aminado si Patricia na ang kanyang kaseksihan ang nagdala sa kanya sa inaasam-asam na kasikatan. Alam din niyang hindi pa ito ang hangganan ng kanyang ambisyon. Marami pa siyang gustong abutin para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili pa rin simple at mapagkumbaba si Patricia. Talagang ang malayo na ang narating ng babaeng dati-rati tinutukso dahil sa kanyang pagiging taong gubat. At kahit maputik man at malubak ang daan na kanyang tinahak, sa kanyang determinasyon at pagsisikap, naabot rin ni Patricia ang kanyang mga pangarap. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo,